bang iiyak siya kung hindi ka niya makita? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto o mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Ngayon, gusto nyo ba na iiyak siya kung hindi ka niya makita? Ito po ay napakabisang pamamaraan upang yung partner ninyo ma-miss kayo, ma-obsess sa iyo, at talagang iiyak siya kung hindi ka niya makita. Iiyak siya sa sobrang pagka-miss sa inyo, gusto kanyang makasama, gusto kanyang makausap, gusto kanyang mayakap. Ito po ang aking ituturo sa inyo ngayon na napakabisa, simple, ngunit napakabisa nito upang si partner ninyo ay ipaparamdam sa inyo kung gaano kayo ka-importante, gaano kayo kamahal, or gaano kayo kagusto na makasama niya. So dito po ay pwede itong gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre sa ating babae at lalaki na mag-partner. And ayun po, pwedeng-pwede itong gawin kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR. Sa mga nagtatanong po, ano po ba yung magkalapit daw? Sabi, kasi may nag-comment po sa akin, ano ba yung magkalapit? Nagtatanong siya kung magka-relatives ba, hindi po. Magkalapit or magkasama kayo sa inyong bahay or malapit lang kayo sa isa't isa. Hindi ano, tulad ng LDR na yung iba na sa abroad tapos yung iba ay nasa Pinas lamang. So yun po ang ibig kong sabihin. So ayun po, gawin ninyo ito or kailangan natin dito ng gagamitin sa paggawa ng ritual. Ang kailangan lamang natin dito is kailangan mo lamang dito maghanda ng larawan. Larawan po ni target mo. Dapat po larawan ni target mo, hindi po larawan mo. And syempre, kailangan din natin dito ng kandila. Pula or pink, or pili lamang kayo kung ano ang meron kayo. Pwedeng puti, basta ito ay kandila. Pwedeng bago, pwedeng gamit na. Pili lamang kayo, pula, pink, or puti, kung ano ang meron lamang kayo. Dahil ito po ay nagbibigay energy lamang sa ating gagawin. And syempre, kailangan din natin dito ng panulat. So, kahit anong klaseng panulat po, basta ito ay panulat ang ating gagamitin. Ngayon po, kapag ready na yung mga bagay or mga materialist na ating dapat gamitin sa paggawa ng ritual na ito, ang isunod po ninyong i-ready is ang inyong sarili. Yes po, sa lagi ko po sinasabi sa inyo na dapat po walang nakakaalam sa inyong mga ginagawa. Ikaw lang dapat na nakakaalam. Gawin mo ito sa loob ng inyong kwarto para hindi kayo maistorbo. At kailangan po buo ang loob sa paggawa at naniniwala kayo sa dapat ninyong gawin. At kailangan po na ito po ay alam ninyo sa inyong sarili na makakatulong sa inyo at maganda yung intensyon ninyo sa paggawa ng ritual. Ngayon, kapag ready ka na, ay pwedeng-pwede mo na itong simulan. So, bago mo umpisahan ang lahat, kumuha ka muna ng panindi, lighter, or di kaya posporo, sindihan nyo muna ang inyong kandila upang mas nabigyan kayo ng energy sa inyong mga ginagawa. So, kumuha kayo ng panindi at kapag nasindihan nyo na ito, ilagay nyo lamang sa inyong harapan. Ilagay nyo lamang sa inyong harapan at kunin ninyo ang inyong panulat at yung larawan ni target. So, dito po sa likod ng larawan ni target, isulat nyo po dito yung pangalan at apelyido ni target ng tatlong beses. So, pangalan at apelyido ni target ng tatlong beses. At sa baba po, isulat po ninyo dito ang iiyak ka kung hindi mo ako makita. Yun lang po ang inyong isulat. Ngayon, kapag naisulat nyo na ito, titigan nyo lamang ang larawan ni target. Titigan nyo lamang ang larawan ni target at kausapin ito. Kausapin mo siya na may buong pagmamahal, kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanya, sabihin ninyo at kausapin ninyo ito. Para bang kinakausap ninyo siya ng kaharap. Dapat po yun ang nasa isip ninyo habang
habang kinakausap ninyo yung larawan niya, dapat nasa isip ninyo na siya yung kausap ninyo ng kaharap. So pagkatapos mo siyang kausapin, ang gagawin mo lamang ay itapat mo lamang ito sa may kandila, painitan lamang. Painitan mo at paulit-ulit mong sasambitin yung kanyang pangalan at apelyido. Huwag pong sunugin ha, painitan lamang. Pangalan niya, apelyido, at sabihin mong iiyak ka hanggat hindi mo ako makita. Pangalan, apelyido, iiyak ka hanggat hindi mo ako makikita. So paulit-ulit lamang, mas maraming sambit, mas maganda. Dahil po, kung ano yung bukang bibig mo, yun po ang mangyayari sa kanya. Yun po ang inyong gagawin at wala po itong limit. And ayun, pagkatapos mo itong gawin, pagkatapos mo sambitin na, sa tingin mo po ay sapat na para sa inyo yung mga sinasambit ninyo, ito po ay ilagay po ito sa ilalim ng inyong unan. Ilagay po ito or sa loob ng inyong punda, hayaan ninyo ito hanggat sa maramdaman niya yung mga ginagawa ninyo. So, sa pagkalagay po, dapat po ay nakaharap. Huwag pong pataob. Dapat po ay nakaharap yung paglagay ninyo. And hayaan ninyo, and normal lang po talaga kapag ikaw ay baguhan, normal lang po talaga na kapag gumawa ka ng mga ganito, maapektuhan ka din. Hindi ka makatulog or mabalisa ka. So, normal lang po yun. Pero kapag nasanay ka na sa paggawa ng mga rituals, aasahan mo na hindi mo na ito mararamdaman at si target po ay mababalisa sa kakaisip sa inyo at talagang iiyak ito dahil gusto kanya makita or gusto kanyang makasama. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras, basta't gusto mo itong gawin, wala pong problema. Dahil dito po, basta buo ang inyong loob, palakas ang inyong energy, mas mabilis itong mapagana. And masasuggest ko po sa inyo, mas maganda na gabi po ninyo ito gawin. Dahil sa gabi po, tahimik ang paligid at mas mabilis tayo mapapakinggan ng universe. So, ayun po, kung may mga katanungan kayo or kung magtatanong kayo kung kailan siya pwedeng kunin, kunin nyo lamang ito kapag naramdaman nyo na nagumana na or tumalab na ang inyong ginagawa. Kayo po mismo ang makakaramdam, kayo po mismo ang makaramdam nito na gumana na ang inyong mga ginagawa para sa kanya. Dahil ipaparamdam niya ito sa inyo. So, ayun po, gawin ito na nagmula sa inyong puso, dapat po ay positive ka lang lagi. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.